Patingin nga. Tay. Napansin, wala kaming kuryente ngayon, tapos napansin, ay! Nga! May nag... Ala. Oo nga, ang sunog. Ay, kuya, yung ulan madumi. Madumi yung ulan. Grabe, nakakatakot. Padami na ng padami yung lupa. Yung pag-ulan ng mga ano. Para siyang bato eh. Bato na may kasamang lupa. Ay, nangitim na yung kalsada. Update. Gabi na. Walang kuryente. Tapos mabaho na rin yung amoy. Tapos ang sabi, kailangan daw mayroon tubig. Tapos lalagyan ng tela para siya yung mag-a-absorb ng mabahong amoy. Kailangan ingatan si Sky. Gawa ng ano daw pala yan. Kalaban ng asthma. Yung amoy ng... Tao, Ashfall, yun. Hindi ko lang nag-intro, no? Hello, today is January 12, 2020. At pumutok yung Bulkang Taal. Si Snow naging gray na eh. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano na siya, na-covered na siya. Ay, hindi, nasa loob na si Snow, where's kayo na? Wala pa namang advisory sa amin kung ano yung gagawin. Pero kanina naramdaman ko, lumindol na... nakakatakot. Tapos kagabi, pauwi kami kagabi, nakasalubong kami ng ahas. Pagbaba ni Tatay Lux, nakita niya, cobra. Tapos napatay niya. Yun pala, siguro, kaya na rin meron sa kalsada. Kasi very parang rare naman na pupunta siya sa kalsada. Siguro kasi nayayanig na yung bahay niya dun sa may mga damuhan. Kaya pala ganun. So, ayun. Ang baho-baho. Ay, no, hirap huminga. So, lahat ng mga aso nandito na sa loob, pati sila Nuggets, kasi masama din sa kanila makaamoy. At ayaw mag-focus kasi ang dilim. So, ayun. Wala, ayaw talagang focus. Si Sky, buti nakatulog na siya. Andito ako sa, ano, sa may filming room. Kinuha ko na lang yung mga gadgets. Kasi kung sakasakali man na kailangan namin mag-evacuate and baka hindi ko na mabalikan, sayang din kasi. Kasi ito yung pangkabuhayan ko. Tapos, nagre-ready na rin ako ng mga... kahit pa paano damit tsaka pagkain. Kasi tinaas na sa ano level 4 yung intensity nung pag-erupt nung Taal volcano. Tsaka ang hirap na huminga. Sobra kasi ang baho-baho na niya. Kaya ginawa namin, sinarado na namin yung mga pinto. Pero ang baho-baho pa din. Sobrang nakakatakot. Sobrang nakakatakot. So, yun. Di ko alam kung kailangan namin lumikas papuntang Caloocan or dito lang kami. Pero hindi namin iiwanan yung mga aso. Na ano yung dibdib ko, kumakabog. Sana tumigil na siya. Umaga na. Buti na lang umaga na kasi naubos na yung ano namin, yung kandila. Grabe kanina, madaling araw, sunod-sunod yung lindol, mahina. Tapos maya-maya lumalakas, maya-maya lumalakas. Yung huli ang lakas, kahit nakita ko yung TV, gumagalaw na. Tulog lahat. Tulog silang lahat. Naalala ko si Sky. Kasi sabi nila mahirap daw ma-inhale yung ash. Pero naglagay naman ako ng mga... Teka lang, liwanag pala. Naglagay na ako ng mga basahan sa pintuan. Ay, hindi ko alam kung punta kami ng ano ngayon. Kung pupunta kami ng Caloocan kasi hindi pa pala siya hindi pa siya sobrang nag-e-erap. Ewan ko, di ko alam yung gagawin. Grabe, oh, nakakapanlumo yung itsura. Pahit ako sa inyo yung itsura sa labas. Ito yung itsura sa labas. Napuno na ng ano, the ash lahat. Pati yung mga damo. Tsaka babaho. Babaho siya. Sarado na natin. Ito yung ano namin. Bintana. Sarado na natin. Ang baho na ano. Abay niya. Para siya ang may pulbura ng paputok. Sobrang baho. Tapos yung mga sasakyan, grabe. Covered na sila ng ash. So, stay safe. Nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot. Lalo na kanina, wala kaming makita. Tapos lindol lang ng lindol. Sobrang nakakakaba. Hindi man lang nakapag-charge ng mga ano, mga gadgets, mga power bank.
Balikan ko na lang kayo mamaya. Buti may araw na. Kasi ito na lang natira, oh. Tapos yung mga aso, mahirap kasi ihi sila ng ihi. Si Nuggets nandito rin sa loob. So, salamat may araw na. Kaya lang, sira yung tent namin. Ano ito yung nangyari sa harap namin? Bumigay yung tent sa bigat ng ash. Ayan. Sobrang kapal. Buong kalsada. Nanood ko yung sinabi nila, kailangan meron daw basang-basahan sa pintuan para kahit papano hindi makakapasok agad-agad yung mga ash. Ano yung Kwek-Kwek? Tulog na. Tulog. Si Kwek-Kwek kasi nakakalabas na rito. Ayan na sila, Samgyup. Kaya lang ang panghi-panghi na kasi ihi sila ng ihi. Tapos ginawa ko kagabi, nag-impake na ako just in case kailangan na talaga namin umalis dito. Yan yung mga dadalin ko. So mga tubig. Tapos ito mga importanteng documents. Andito yung mga birth certificate, titulo ng bahay, mga resibo, kung ano-ano. Basta yan. Tapos dito, nagdala na rin ako ng mga tissue. Tapos itong Tupperware na to, mga delata, bigas, biskuit. Yan yung mga laman pagkain. Tapos ito damit. Tapos dinala ko lahat ng mga gadget, mga camera, laptop. Tsaka nagdala din ako nito. Electric fan. So ito yung mga dadali namin just in case. Sana wag naman kailangan ng umalis. Diaper na lang yung mga aso kasi ihi na ihi. Nuggets! Huwag may ingay! Nuggets! Update mga Aries loves. Bali, 1 o'clock na ng tanghali. At si Sky tsaka si Nanay Agot. Iahatid na ni Tatay Lux sa Caloocan. Tapos babalik na lang si Tatay Lux. Iwan kami rito. Mag-aantabay. Pero ngayon, sasabay ako sa kanila. Bibili ako ng mga power banks. Tapos kung po pwede ako ma-charge sa mall. So, sila na muna. Tapos, pinadala ko muna yung pusa at saka aso. Kami ni Tatay Lux, iwan na muna dito kasi mag-ano muna kami. Mag-aantabay kasi mahirap din. Papunta na tayo ngayon sa mall. Ang dami kong dala. Dala ko yung mga laptop. Ito, mga rechargeable na electric fan. Power banks. Tapos, try ko pang bumili. Sana meron pang available na power bank. Mask. Pa pala kaming mask. Ang pikat. Ay, kami babalik kami dito. Kasi mahirap din iwan yung bahay. So, tara! Ito na yung harap namin, oh. Nagpa-car wash si tatay, kaya lang umano uli. Nagputik-putik. Yung mga damit nila Sky, tsaka nila nanay. Sila na muna. Sila muna yung priority na makaluwas. Hi guys! Sila mo na uuwi. Guys, namatay po yung mga damo. Yung mga ato na ako. Kaya yung mga damo kasi po yung yung galing po sa ano, yung lupa sa ano po yun, sa bulkan. Mainit na mainit. Kaya po sila nalusaw. So, yung mga bata po kanina, yung mga kalaro ko maglilinis. Inaano yung mga sa parang lupa. Nagpunta kami sa mall. Sila Tatay Lux tsaka sila Sky umalis na. Nagpunta kami, sarado yung Nuvali, sarado yung Ayala Mall, sarado yung Vista Mall. Bibili sana ako ng mga power bank. Pero okay lang din kasi meron naman na ako mga dala. Tapos nandito kami ngayon kina Ma'am Sincha sa Mecca Church namin. Dito kami, dinala ko lahat ng mga po pwedeng i-charge, laptop, pati yun, mga electric fan. Dinala ko din yan lahat. And hopefully, sana medyo huwag mo nang mawala ng kuryente dito kasi may nagbalita na daw bandaroon na baka pati dito sa Santa Rosa mawala na ng kuryente. Kaya sana kahit papano ma-full charge muna namin lahat bago kami bumalik. So ayun, okay na rin si Sky tsaka si Nanay Agot. Doon na muna sila sa Caloocan kasi normal na normal daw doon. Kaya para huwag muna silang maano. Hindi kami lumikas.
Ewan ko rin ba't ayaw nila lumigas. Gusto ko na nga rin. Kaya lang sabi ni Tatay Lux, mag-antabayanan muna daw muna kami dun sa bahay. Hopefully, wag masyadong maging grabe na to the point na kailangan namin mag-evacuate. So, yun. Doon muna kami. Tambay muna kami habang pinapa full charge muna namin yung mga cellphone, electric fan, tsaka laptop. Airslams, tapos na kami maki-charge. And nag-ano na ako, nag-come up na ako with the decision na alis na rin kami. Hinihintay na lang namin si Tatay Lux kasi marami na nagsasabi na galaw na ng galaw, tsaka baka magka-tsunami. Sabi ko naman kina Tatay Lux, wala naman kaming binabantayan. Wala kaming kailangan bantayan sa bahay. Kung kaya naman namin pumunta na sa mas safe na lugar, bakit hindi, diba? Kasi wala naman talagang mawawala na kailangan namin bantayan eh. Baka maya kami pamawala. Kaya sabi ko kay Tatay Lux, intayin ko na lang siya, tapos alis na kami. So maya ko na lang kayo i-update ha. Ang mahalaga, kahit konti, meron kaming na-charge. So thank you so much, Ma'am Cynthia. Alis na tayo. Let's go. Time check, mga Aries loves. Ay, 12:15. Alit na rilo ni Nanay. Andito na tayo sa bahay ni Madam Agot. Sumunod na kami kasi nung hapon, nakakatakot. Ang tagal nung lindol, tos ang lakas. Kaya sinabi ko talaga, di ba, nakipag-charge. Nakicharge lang kami sa Santa Rosa. Talaga nag-desisyon na ako. Sabi ko, wala naman kami kailangan bantayan dun sa bahay na yun. Babantayan nga namin. Ending naman, kung sakali knock on wood, wag naman. Magka-tsunami, ano babantayan namin dun? Tsaka walang kailangan maiwan si Tatay Lux. Gusto niya pa babalik. Hindi mo naman, wala naman magnanakaw na sa ganyan siguro. Tsaka hindi mo masasabi sa, kunyari sa tubig, o kaya nag-landslide, huwag ka muna mag-landslide. Hindi mo masasabi yun. Kaya sabi ko, wala na talaga. Yung mga gamit dyan, wag na panghinayangan. Tapos kasama namin sila Ate Mercy, yung kapitbahay namin, tsaka sila LM. Hello, LM. Kuya, pasok na dito, baby. Kanya. Kanya. Ayun. Dito sa may samin, sa may Caloocan, sa may Novaliches, normal ang buhay. Wala masyadong ako nakikitang mga alikabok compared doon sa amin, sa may Tagaytay Road, sa may Cavite. Ngayon ko naramdaman yung pagod. Kanina, ano lang kami, kilos lang kami ng kilos. Ngayon, parang naramdaman ko na yung antok. Doon kasi, nung nasa bahay kami, takot kami lahat matulog kasi baka anytime bumagsak yung kisame, ganyan. Ngayon, napanatag na yung ano ko, puso ko. So, pray lang tayo lahat. Mahirap talaga kalaban ng Mother Earth. So, yun, mga Aries loves. Asikasuhin ko muna yung mga gamit namin, yung mga kakainin bukas, and balikan ko na lang kayo mamaya or kaya baka bukas. So, keep safe and tuloy-tuloy lang tayo magdasal. So, yun lang.